Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, narito na po kami. Pagkulong, magpupuli mo. Pasalamat sa pagmamahal mong walang hanggan at yung awa. Likha mo ang tao, kawang. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, binigay mo ang lahat para sa amin. You are a great, you are a great provider. You are a great abundant. Ikaw ang hari sa lahat ng dakila kang walang Shaving, nilikha ang tao galing sa lupa, pinuma ang katawan, ilong at iningan. May kasabihan, be careful to call the name of the Lord. Great ang paghinga, ang iyong paghinga, haya ang aming buhay. At doon na pula ang buhay ng tao. Katawan ng tao ay templo ng Espiritu at templo ng Diyos. So we are nothing, Lord. Wala kami magawa. Nala ang buhay, Genesis. Wisdom to sabihin, ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Na walang dahilan, di kami magpupuri, magpasalamat. Ngunit sa iba, Lord, hindi managulat. Salamat na, Lord. Minalam mo ko dito, Lord, na dapat ngayon alikabok na ako. Kulo pa na, pero binuhay mo ko para sa misyon ito. Ako'y nagpupuri ng pasalamat. Halos ko'y sigaw, halos ko'y iiyak. Dahil hindi ko naman talaga kaya ito. Nagugulat na lang ako. Ano na yan sa buhay? Dahil nag-change ako ng spirit. Wala na akong ano. Kaya ito, nagpupuri ng pasalamat. Hindi na alam mo ko ito. Maniwala man sa patuloy pa rin ang bulat dahil ito ang misyon mo at sinabi mo na huwag matakot o may ako gagawa sa iyo. Awitin ko na wala rin sa awitin. Hiram lamang ang buhay. Hiram lamang ang buhay ko. Hiram lamang sa may kapal. Hiram lamang sa Diyos. Hiram lamang ang buhay ko. Sa ating Panginoon, siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublian
nating kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong maka napakadakila, ang dakilang hari, higit sa sinuman na binabathala na sa kanyang palad. Ang buong daigdig pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumasamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon na ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inalagaan, ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginagawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinutokso, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. Apat na pong taon sa inyong ninuno, ako ay nagdaramdam. Ang aking sinasabi, sila ay suwail, walang pakialam. At ang utos ko ay sinasaway ang salita na. Ang unang pagbasa sa aklat ng Timoteo. Mga tagubiloy tungkol sa panalangin. Una sa lahat, pinakiusap kong pabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Panalangin, pamangit at pasalamat para sa lahat ng tao, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos, na sa ating tagapagligtas na ang ibig ay matigas, ang lahat ng tao ay at makaalam ng katotohanan, sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagubitan sa Diyos, at ang taong si Kristo Jesus ay naghandog sa kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan na banal na layunin ng Diyos at nahayag sa tangtang parang. Dahil dito ako'y hinirang na nangangaral, apostol at tagapagturo sa ng panampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinabi ko, hindi ako nagsinungaling. Ibig kong ang malaki sa lahat ng dako'y manalangin, may malinis na kaluban na walang hinakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sa Ginoo sa lahat ng Marcos 4. Ang taligahaga tungkol sa nakas. Muling na
Pinagdoro si Jesus sa tabi ng lawa ng gaga. Pinagkalipunan siya ng maraming tao, kaya lumulan siya ng isang banggang na nasa tubig at doon na upo. Ang karamihan na may nasa talampas, nasa dilid na ng tubig. At sila ito naturuan niya ng maraming bagay. Sa pamagitan ng talinghag, ganito ang sabi niya. Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasil. Sa kanyang paghasil ay may bining na laglag sila. Dumating ang mga ibon at itinuka. At mga iyon, may bining namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol at mga iyon sapagkat nanipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at iniinis ang binhing tumubo. Kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo. Lumago at nag-uhay ng mainam. May uhay na tiglimam 36 na po at 100 ang butil. Sinabi ni Diyos, ang may panrinig at makinig. Ang layunin ng talingha, nung nag-isa si Jesus ng isang ilang narinig sa kanya ang lumapit sa kasama ng ang 12 at iniling na ipaliwanag ang sabi niya. Siya ay ipinagkaloob na nalaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa paminatan ng tanga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig ay hindi nakaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patawarin naman niya. Ang paliwanag niya sa talinga tungkol sa nag-aasal. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo naunawaan ang talinghang ito? Paano ninyo naunawaan ang ibang talinghaga? Ang inahasika ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita pagkatapos ng napakinggan. Ito pagdakay dumating si Satanas. At inaalis ang salitang naghasik sa kanyang puso at iba tulad naman ng mga naghasik sa kabatuan. Pagkarinig nila ang salitang, ito'y agad nilang itinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumatino sa kanilang nilang puso, kaya hindi sila natili pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita agad nilang nanlamig. Ang iba naman ay nagasik ng dawagan, dininig mga nilang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bayo ukol sa mundong ito. Naging maibigin at ang kayamanan at napaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pa ang salita na wala ng
puwang sa kanilang puso, kaya hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng bining na pahasig sa matabang lupa. Pinakaginan nila ang tinanggap ng salita at sila ay namuga may 70 na may 6 na po at may 100. Ang salita na ang ibang ebanghelyo sa Ginoo. Bakit ka na ganin lang? Ito ang panaginip ko noong gabi na yun. Kinabukasan na naginip ako. At sinabi, I am Lawid at Rotan Mali. Kinatagalog kasi ako mahirap ako. Mahirapan ako sa pagkumpulan. Ako ang tunay, nagbuhay ako. Sabi ko, Lord, gusto kong bigyan mo ka ng lirik at ito'y gawitin ko. Habang ako'y nabuhay, purihin kita at pasalamatan na si Jesus ang daan ng Amdawid at Rotan. Sa buhay natin, marami tayong katalunan. Ngunit, ang Diyos natin nagsaysay sa kanyang paglikha ng nagalilangan sa akin. Ako ang tunay na buhay na ako. Sa puso mo
sahabat dami nang suratku ang Biblia. Bakidimu aku pansi kahit sa kunting pagtingin, ako'y labis na galala sa'yo. Nasaan ka ngayon? Ako'y naghihintay, magpakailan pa man. Aku bayi wala sa puso mo, sahabat dami ng sulatku ang Biblia. Bakit di mo aku pansin kahit sa kunting pagtingin, ako'y labis na galala sa'yo. Nasaan ka ngayon? Ako'y naghihintay, magpakailan pa man. Basahin ko lang ang Juan 14 ay amdaw ako ang daan. Si Jesus ang daan. Daan for. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paparoon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Pag naroon na ako at naipaghanda na kayo ang nang matitirahan, babalik ako at isama kayo sa kinaroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi ba namin, di po namin alam kung saan kayo pupunta? Paano namin malaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makapapunta sa ama kundi ang sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala niyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon at nakilala na ninyo siya at ang inyong at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Pilipi, Panginoon, ipakita mo ninyo sa amin ang ama at masisiyahan na kami. Sumagot Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Pilipi. Diyata't hindi mo pa ako nakilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang ama? Hindi ka ba naniwalang ako'y sumasama at ang ama ay sumasa akin?
Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang salita. Ang amang suma sa akin at kumanap sa kanyang mga gawain. Brother and sister, isisir ko ito dahil ito ang buhay ko. Nagaling ako na may lakad ako. Mga ladis ng umaga. Nung naipupuntahan ako sa alaga ko ng baboy. Kasi may pupuntahan kong pupuntahan. Pumunta ako sa bahay namin ng kusina kasi mayroong mga 10 meters ang layo. Pagkuha ko sa itap, lumutang ako. My body was changed into spirit. Directly ako, spirito na. Parang hangin na ako lumulutang. Na spirito na. Kaya nasabi ko dito, kay Pilipi, di yata ninyo po pa ako nakilala. Ang nakita sa akin ay nagkasama. Bakit sinabing ipakita mo sa amin ang ama? Hindi ba naniwalang ako yung suma sa ama at ang ama ay suma sa akin? Pag-espiritu na ang papasok sa iyo. Siya na mismo. Siya na mismo ang magsasalita para sa siya na mismo gagawa. Kung anong nasa isip, nagagawa mo, pero wala na kang katawan dahil espiritu. At dito binabanggit dun sa 15, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig niyo, tuparin niyo ang agong utos. Dalangin ako sama at kayo'y ibibigyan niya ng patnubay na maging kasama ninyo. Magpagaling. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sapagkat hindi siya nakikita at nakilala ng salbahin. Ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya ay sumainyo at nanahan sa inyo. Ito ang salita ng ang espiritu ang mag-take over na sa'yo. Mayroon kang isip. Hindi na wala nakikita, pero spirito ka na. Kaya nasabi ko, sumasa. Sabi ni Jesus, sumasa akin si Ama at ang Ama ay sumasa akin. Hindi na ikaw, hindi ang spirito. The promise of the Holy Spirit. John 14:15. It is the spirit who tells the truth about God. Pag-espiritu na wala ka nang magawa dahil siya na mismo ang mag-take over o suma sa kanya at ikaw naman suma sa kanya at wala ka na rin katawan dahil espiritu ka na para hangin ka na ng mundo. Brother and sister, patuloy ako sa desa natin na Toro Nisos na ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa rawa. Patawarin kami sa aming mga sala. Parang nagpapatawad sa nagkakasala sa lahat. Huwag mo kami ipahin turot at tukso. Adyadyan mo kami sa lahat ng masama amin. Aba Ginoo Maria, napuno ka sa grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa. Kang pinagpala sa babae at pinagpala naman iyo anak na Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami ang mga kasalanan ngayon at kung kami mamatay. Luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo. Kapala sana una ngayon magpasa wala. Luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo. Kapala sa una ngayon magpasa wala. O Jesus, kapatawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kunin mo ang mga kaluwa sa iyong panod at galan mo sa langit. Labi na sa iyo na kailangan sa iyong awa at tulong. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit. Born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, and He was buried. He descended to the dead in the third day of the Sabbath. He has indeed into heaven seated the right hand of God. From then he shall come judge the living. I believe in the Holy Spirit, the
Ya oleh Katolik Kristus, dalam ini nak sunda pengemis dan resurreksion nak dapat di anak anak. Spirito ni Mama Mary Island. Kira mo? Ayan dyan ah? Opo. Opo. Ilagay mo naman kasi. Huwag mo ilagay kasi ito video. Lord. Hello. Patawad. Tingnan mo yung Bible ha. Ang Biblia ay buhay na salita ng Diyos na. Ang Biblia ay aklat sa lahat ng aklat. Ang Biblia ay pag-ibig ng Diyos. Ang Biblia ay nakatagong yaman sa Diyos. Ang Biblia. Salita ng Diyos, buhay, mabisa at makapain, matalas at kapagal, tatagin ito sa kalat at iskulit. Tinan mo yung Biblia. Pigit mata. Nasa ulo ngayon. Tinan mo, nasa paa mo. Pigit mata. Sa paa. Meron na? Opo.
ilagay ko dito sa, kamo na, sa dibdib. Sabihin mo kung totoo o hindi. Ito, tingnan mo. Pikit mo ta. Nakita mo yung Biblia na sa likod mo? Opo. Ano bang sinasabi niya? Love you daw. Mahal tayo, Lord, di ba? Brother and sister. He is 4 years old. Wala siya ibang masabi kundi I love you. Sa totoo lang, nilikha tayo ni Lord. Napakamahal. Mahal na mahal na mahal tayo ni Lord. At sa God's Mitri, sa Santiago 2:13, sinabi niya, dahil mahal tayo na yun, ang kanyang awa ay nanibabok. In the judgment day, James 2:13, meron siya triumph over judgment. Ang kaluoy sa Diyos muting babaw gayon kaysa pagsili. Brother and sister, thank you po. Lord, salamat po. Patuloy at awiting. Why God created man? To know Him, to love, to obey, to serve, to speak, to adore, and to worship you. This song, I want to worship you. With every song I sing, I want to worship you. And every prayer I bring, I want to worship you. To you alone I cling, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. In holy place, I want to worship you. Holiness, oh Lord, I want to worship you. Behold your face to face, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. Angels above, I want to worship you. Holiness, oh Lord, I want to worship you. To magnify your love, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. The angel host above, I want to worship you. In holiness, oh Lord, I want to worship you. To magnify your love, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. Salamat, brother and sister, all the viewers. Good evening.